na biktima ka na ba ng scam? Ano-ano ang dapat mong malaman tungkol sa scam at papaano nga ba ang makaiwas dito? Alamin natin. Una sa lahat, ano ang scam or budol-budol? Ito ay isang panloloko ng isang sinungaling na individual, grupo o isang kumpanya para makakuha hindi lamang ng pera pero value mula sa iyo katulad ng emosyon, information at sa bandang huli wala kang nakuhang kapalit na anumang produkto o serbisyo. Ano nga ba ang mga dapat mong malaman para makaiwas ka sa isang scam? Number 1, walang risks. Lahat ng investment at business may risk yan. Kahit nga pagbebenta mo lang ng ice tubig, may risk yan. Paano pag nawalan ka ng kuryente? Nasira yung freezer mo. Pwedeng-pwede ka malugi and risk mo yon. Ganon din sa mga ino-offer sa'yo. Kapag nag-promise siya o sila na wala daw anumang risk or hinding-hindi ka daw malulugi, pag-isipan mong mabuti. May mga opportunities na mababa ang risk pero mababa rin ang kita. At may iba din na matataas ang risk pero matataas din ang return. Pero lagi mong tatandaan na hindi zero ang risk ng isang business or isang investment. Number 2, too good to be true. Kapag may nagsabi sa'yo na tara, kape tayo. Tapos nag-offer pala ng isang networking o isang business opportunity, tapos sabi pa ay wala ka daw gagawin, pero kikita ka ng 50,000 pesos weekly. Kung isa ka sa mga naglabas ng pera dahil nasarapan yung tenga mo sa mga narinig mo, marahil tama nga naman siya. Kaya mong kumita ng 50,000 pesos weekly, pero dapat mong trabahuhin ito ng mabuti. Hindi yung wala kang gagawin. That is too good to be true. Parehas lang din yan sa isang investment. Kung maglalagay ka daw ng pera mo dito, tapos kikita na daw ng 20% interest itong pera mo na to monthly. Isang magandang example yan ng too good to be true. Kaya alamin mo muna kung ano yung sistema ng isang opportunity na ito. Dahil sa number 3, ito na yung susunod. Alamin mo na ang sistema. Madalas sa atin to. Ang interest lang ay ang pagkita ng pera. Pero hindi naman talaga naiintindihan kung paano nag-work ang sistema. Kapag hindi mo naiintindihan ang isang bagay, sabi nga sa isang commercial, huwag mahiyang magtanong. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo ang pagtatanong. Yan pa nga ang makakasalba ng buhay mo. Alamin mo muna sana kung ano ang service or product na ito, para saan ito ginawa, paano itong mga katulong sa tao, paano ito dinideliver, ano yung payment method, papaano ang compensation plan at marami pang iba. Kung walang na-explain sa'yo about dyan, malamang ikaw ay na-scam. Number 4, mag-research ka muna. Dahil siguro ang isang kaibigan mo or ang crush mo ang nag-present or nag-demo sa'yo, bigla ka na pa oo dahil pinatak mo muna yung emotion mo kaysa sa utak mo. Malay mo hindi pala legit yung mga ino-offer niya kasi nabiktima din siya. Dahilan nga sa too good to be true. Mag-research ka muna, magtanong-tanong, mag-google sa mga information about dito, tingnan ang mga forums at mga reviews sa internet bago ka maglabas ng hard-earned money mo. Pinaghirapan mo yan tol, huwag mo itatapon yan na ganun-ganun na lang. At kung legit nga yung product or service na yan, ito yung number 5, registered at nagbabayad ng tax. Kung hindi pa registered siya as business sa BIR, TTI, at walang kahit anong government permits at hindi nagbabayad ng tax, malamang scam yan. Kaya sabi ko kanina, mag-research ka muna. Number 6, dapat may value, may product or service kang makukuha. Kung ang binayad mo ay wala kang nakuhang kapalit, liwanag pa sa sikat ng araw na ikaw ay na-scam. Ito man ay digital product, serbisyo, physical products, or kahit insurance yan, dapat may makuha kang kapalit na isang value. Kung wala at need mo lang ng mag-recruit ng tao para kumita ka, tapos wala din sila makukuhang value, malamang Ponzi scheme yan. Ito ang ilan sa mga basic mo dapat malaman para makaiwas ka sa scam. Madami ang naloloko kasi tayo mismo ay madaling maloko. Tag mo nga yung mga kilala mong na-scam na para hindi na maloko pa. Kaya maging mapanuri, mapagmatsyag, at maging matalino. Sa pagpili ng vehicle or way mo, I want you to become wealthy in life, but please be alert para sa ikagaganda ng buhay mo at ng family mo. My name is Philo Jamon Santo and one of my dreams is to become a billionaire by sharing you yung mga ways ko at yung mga nalalaman ko to become a billionaire. So see you guys again next time. Bye!